Bago pa maglabasan ang mga 4-stroke division, dumaan muna talaga ang mga motorcycle company sa mga 2-stroke engine. 2-stroke, yes po, yan talaga ang isang makina na talagang kakaiba sa power output. Malakas talaga ang kanilang performance. Ito kasi yung klase ng mga makina na walwal to walwal talaga, guys, talagang walang limit. And alam nyo ba na dito sa video na to, guys, is pag-uusapan natin ang dalawang sports bike na nasa 125 cubic centimeter engine displacement lang pero halimaw naman sa performance. Sino ang dalawang 2-stroke engine na sports bike na 125cc na ito? Kaya samahan nyo ako, guys, na alamin at pag-usapan ang mga specs at power output ng dalawang 125cc sports bike na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure, guys, na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang una nga ay si Aprilia RS 125cc. Kita naman sa itsura niya, guys, na talagang napaka-aggressive ng kanyang design na may aerodynamic designs and talagang pangwalwalan, and itsura nito is talagang pang truck weapon. Kumbaga, legal naman siya sa public road, guys, pero main purpose nga ng sports bike na ito is para sa mga race competition. Ang Aprilia RS 125 nga, guys, is kargada po ng 124.8 cubic centimeter engine displacement na single cylinder, and siya nga po is naka 2-stroke engine. May sukat nga po na 12.5:1 ang kanyang compression ratio para sa isang 125cc na sports bike, guys. Tapos track weapon siya, pwede na nga ang power output ng mga 150cc na 4-stroke kung titignan, kasi sa liit ng kanyang displacement and sa kanyang gaan talagang malulula ka sa kanyang power output. Well, recommended naman kasi ang bike na ito, guys, doon sa mga rider na may matatagal ng riding experience, dahil ang 125cc na ito, guys, is meron pong maximum power na 34 HP at 11,000 RPM, at meron naman siyang maximum torque na 20 Newton meter of torque at 9,000 RPM. Napakahalimaw talaga ng 125cc na ito. Can you imagine kung gaano kalakas ang mga 2-stroke engine? Ngayon ang tanong, bakit ba mas malakas ang mga 2-stroke engine kaysa sa 4-stroke engine? Ito, guys, is madaling explanation lamang po, no. Mas malakas talaga ang 2-stroke engine kasi mas mabilis po ang cycle niya. 2 cycle in 1 revolution. Samantalang si 4-stroke engine, guys, is 4 cycle in 1 revolution. Katulad na nga lang po ng senaryo ng bike na ito, guys, para nga ma-visualize nyo kung gaano kabilis ang 125cc na ito. Kaya niya nga pong ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 180 kph. Guys, hindi po ito for speed gearbox lang like ng mga 125cc ngayon, kasi, guys, naka 6 speed gearbox ito, then 2-stroke engine siya, kaya walwal talaga at malakas talaga sa duluhan kumpara kay 4-stroke engine. Malakas sa hatak, pero sa duluhan mangingibabaw talaga si 2-stroke engine. Pagdating nga sa kanyang clutch, guys, ginamitan nga po ito ng multiple disc in oil vat. Sobrang lightweight nga ng bike na ito dahil ginamitan nga siya ng cast aluminum sploping twin spar with thin-walled structural shell and cross-rib reinforcement. Ngayon naman, guys, is pag-usapan naman natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga, ito nga is ginamitan po ng upside-down hydraulic action telescopic fork.
At pagdating naman sa likuran niya is ginamitan nga po siya ng suspension na aluminum back section swing arm with asymmetric members. At pagdating nga sa kanyang mga power guys, talagang sobrang powerful ng motorcycle na ito. Well, syempre ginawa talaga ang motorcycle nito for track weapon purposes. Pero nga ito nga guys is legal po sa public road. At dahil nga sa sobrang powerful ng motor na ito, need talaga ng malakas na stopping powers. Sa unahan nga is ginamitan po siya ng 320mm single disc with 4 piston caliper. And sa likuran naman is ginamitan ng 220mm single disc with 1 piston caliper. Sa looks guys, talagang makikitaan na may maporma talagang itsura sa kanyang bodyworks na napakapulido. Ganon din sa kanyang physical appearance na talaga namang sporty looking and more aggressive design and aerodynamics ng bike. Napakamamaw talaga ng sports bike na ito. Isipin mo 125cc pero pang 400cc na ang kanyang power output. 125cc tapos tumatakbo ng 180kph tapos 125cc tapos may malakas na makina, may mapormang physical appearance na talagang sporty looking and more aggressive talaga siya. Sa ngayon nga guys is meron na din namang version na 4-stroke engine si Aprilia RS 125cc na malayong malayo po ang performance kay Aprilia RS 125cc 2-stroke engine. Ganun pa man, sobrang solid pa din na malaman na may mga ganitong motor na naghari nung 90s era. Kaya talagang tatatak na ito sa history at sa mundo ng motorcycle industry. At katulad nga ng ating napag-usapan, wala na ngang available sa market na 2-stroke engine. Makakabili ka na lang ng second hand. Pero kung ikaw na may 2-stroke engine na motor, i-keep mo yan kasi legendary bike yan. Nakintuwa na malaman na may 125cc na 2-stroke engine si Aprilia na naghari at ito nga si Aprilia RS 125cc 2-stroke engine. Ang sumunod naman ay si Kagiba Mito 125cc. Well, malamang na di talaga tayo o ngayon lang natin nalaman ang about sa bike na ito. Pero kung ikaw na matagal mo nang alam ang about sa bike na ito, sure ako na isa kang OG at matagal ka ng fan ng mga motor na 2-stroke engine. Napakahalimaw talaga ng sports bike na ito na kahit nga po 125cc lang siya, pang 200cc naman ang kanyang performance. Sa katunayan, legal bike naman siya para gamitin sa public road. Pero ang pinaka main reason nga bakit ginawa ang bike na ito is para nga sa mga race competition dahil sa ang sports bike na ito is doon talaga nakadesign. Ang Kagiba Mito 125cc nga guys is kargada po ng 125.6 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder and naka 2-stroke engine. Well, alam na this, mamaw na motor talaga kasi nga 2-stroke engine eh. Ito pa guys is ginamitan pa ng electric variable reed valve kaya makakaasa ka na talagang malakas ang power output nito lalo na sa duluhan. Kung titingnan ang looks ng motor na ito, alam kong sasabihin mo na meron siyang kahawig. And yes po, same na same talaga sila ng itsura ni Ducati 748R ni Ducati. Mapa-pairings design sa headlight na ang amo tingnan pero mamaw ang performance. Ang sports bike nga na ito guys is kahit 125cc lang ang displacement, di talaga basta-basta. Not to mention na lang guys ha, kung ano ba ang mga motor na kayang-kayang sibakin ito sa mga 4-stroke engine kasi baka may iba sa ating manonood na magalit at sabihing mema lang ako kasi 125cc daw to. Well, 2-stroke guys, if alam mo ang engine na 2-stroke, gets mo na mamaw talaga ang motor na ito. May sukat nga na 56 by 50.6 mm ang kanyang bore and stroke at meron siyang compression ratio na 6.3:1. Ito nga guys is naka liquid cooled engine. Ito ang malupit dito guys kasi nga kahit 125cc lang siya, mamaw naman talaga ang kanyang power output kasi meron nga siyang maximum power na 34 HP at 12,000 RPM at meron naman siyang maximum torque na 23 Newton meter of torque at 11,000 RPM. Grabe, hindi na pang 125cc ang power output na ito. Halos kalibel na nga niya ang mga 400cc ang power output na ito. Mamaw na mamaw talaga at para nga ma-visualize nyo kung gaano kalakas ang 125cc na ito, kaya niya lang namang ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 170 kph.
Pagdating nga sa kanyang clutch, ito nga is ginamitan ng wet multiplate disc cable operated. And ito pa ang malupit dito guys, kasi di talaga pangkaraniwan ang motor na ito kasi meron nga siyang 7-speed gearbox. Kaya talagang sobrang sulit ng motor na ito, lalo na sa duluhan, tapos 2-stroke engine pa siya, kaya talagang grabe ang performance nito. Pagdating naman sa kanyang suspension, ito nga is ginamitan ng 40mm Marsochi telescopic fork, and sa kanya namang rear suspension is ginamitan naman siya ng progressive with hydraulic shock adjustable spring preload, at sa kanyang front wheel travel is may sukat nga ito na 120mm o 4.7 inches, at sa likod naman is may sukat naman ang kanyang wheel travel ng 133mm o 5.2 inches. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka single 320mm disc 4 piston caliper, and sa likod is merong 230mm disc with 2 piston caliper, at ito nga is ginamitan ng Brembo brake, kaya makakaasa ka na may malakas ito na stopping power. Well, sa ganan kasi kamamaw na motor, need talaga niyan ng malakas na preno. Naka 110x70x70 naman ang sukat ng kanyang gulong sa unahan, at naka 150x60x70 naman sa likuran, at may taas nga ang sports bike na ito na 1100mm, at may lapad naman siya na 1980mm. Pagdating naman sa kanyang wheelbase, may sukat nga ito na 1375mm, at may ground clearance na 150mm. Saktong-sakto lang ang kanyang seat height guys, kasi may sukat nga ito na 760mm, and meron itong dry weight na 129kg. Ang 125cc na sports bike na ito guys is talagang grabe lang ang masasabi mo. Well, if nahihinaan ka sa 170kph na top speed, kasi nga kaya ng motor mo ang top speed na yan, well, anong displacement ba yung motor mo? And take note guys ha, accurate ang speedometer ng mga unang motor, lalo na tong mga 2-stroke engine. Para sa isang 125cc na motor, sure ako na talagang nakakagulat ang performance na ito. Hindi na ito pang 125cc sa totoo lang, pero nakakalungkot nga lang na di na ito naging available sa ating bansa, at talaga namang naghari siya sa European country. Pero ganun pa man, masasabi kong isang legend ang bike na ito. Isipin mo, mas malakas pa ang power output niya kumpara kay Kawasaki KRR150 na merong 30 HP. Kaya talagang masasabing mga legendary bike talaga ang mga 2-stroke. Yung tipong kung ngayon-ngayon ka lang nahihilig sa motor, yung akala mong 19 HP na horsepower para sa motor na 150cc displacement, eh lakas na lakas ka na, walang wala pala yan sa mga una at haring mga legendary bike. Well, kahit titignan naman talaga guys no, sa kanyang tunog pa lang, kapag di ka pamilyar, masasabi mo talaga na ang pangit at iisiping mahina, lalo na't kung sa displacement ng motor ka nagbabase. Tandaan, oo tama naman na sa displacement din ang basihan para masabing malakas ang motor, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Isipin mo, 125cc to, pero pang 400cc na ang power output na kayang ibigay. Sa tingin mo, mahinang motor pa ba to? Pero ganun pa man, tapos na ang era ng mga 2-stroke engine. Ika nga eh, napalitan na sila ng mga 4-stroke engine. Pero ganun pa man, kahit wala na sila sa era natin sa ngayon, hindi naman mawawala yung mga karanasan at mga napatunayan ng mga malalakas at powerful na motor na ito. Katulad na lang ng ating napag-usapan na si Kagiba Mito 125cc. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Itchy Boy. Thank you!